Hi guys! For today's vlog, isishare ko sa inyo ang isa sa pinaka-paborito kong dish dito sa San Pablo. Tinatawag nila tong kulawo. Ngayon, ituturo ko sa inyo step by step kung paano siya gawin. Kinudkod, talong, siling pangsigang, sibuyas at bawang. Ang next step natin, iihaw natin ang mga talong. Kasi mas maganda siyang ihaw compare sa nilaga para kasi hindi siya magtubig. At saka yung lasa niya, lasang smoke yung ano, yung syempre pag inihaw, lasang smoke. Oo, oh, susunugin. Siya, mamaya lang. Run. So, ayan guys. Bubuksan nyo yung talong. Tapos, syempre, hindi naman maiiwasan na merong mga may part na hindi masyadong maganda. Pwede nyo naman tanggalin. Then, after nyan, kukudkudin nyo lang ng tinidor yung laman. Para hindi, ito na yung way na mas madali na magtalop ng talong. Hindi yung parang, ano, yung mismong tatanggalin mo pa yung balat. Ito yung mas madali. Ayan. Guys, ito na yung lahat ng talong na inihaw namin. Ito na, ganito na siya karami. Ang next step natin, itong buko, maghahawan tayo sa gitna ng paglalagyan ng uling. Ito guys. Susunog ang kanan lang. Pauusukan natin yung nyug kasi yun yung magiging flavor ng katas ng nyug. Mas maganda guys kung meron kayo nung bao na susunugin. Mas maganda yung yun ang gamitin nyo. Kaso hindi kami nakakuha nung ano yun, nung bao eh. So pwede naman alternative yung uling. Ayan guys, unti-unti natin tatakluban yung uling. Habang tinatakluban, kailangan yung paypayan yung ano, yung uling para magbaga siya ng konti. Yan. Mukhang kanapin, mag-iinit yung pwit nito. Makikita yung umuusok, di ba? Yan yung mag-flavor dun sa nyog. Ayan guys, oh, medyo may konting lakas na yung ano, yung baga nung uling.
At saka maaamoy niyo yung ano, yung nyog, yung nag basta iba, mabango siya, guys. Hindi ko ma-explain eh. Puno ko ulit. Guys, tas nag-prepare ako ng suka kasi mamaya ibubuhos din natin siya dito. By the way guys, itong nyog, dalawang order to ng dalawang pirasong nyog na kinad... Ano ba yun? By the way... Guys, pag ganito nakalakas yung baga, ibubuhos na natin yung suka. Tapos, tsaka natin siya tatakluban. Ayan guys. Dapat naka-ready na yung cover ha, pagkabuhos. Ayan. Para makukulob yung lasa, tsaka yung smoke. After 10 minutes guys, buksan na natin siya and then tatanggalin natin yung mga uling. Actually guys, pag binuksan nyo, ang bango niya, amoy na amoy mo yung flavor. So ayan, tatanggalin na natin yung uling. Kasi after nitong tanggalin, syempre kailangan medyo saidin natin yung mga natirang ano, uling. After natin masaid yan, pipigain na natin guys yung nyog na may kasamang suka. Hindi na lalagyan ng tubig ah, kasi yun na yung pinaka, yung katas lang talaga ang kailangan natin kunin. Ayan, medyo natanggal na natin yung mga buong uling. Hindi naman talaga actually kailangan saiding-saidin kasi gagamit tayo ng cloth or katsa para pigain yung mismong buko. Para nasasala din yung mga ano, yung mga maliliit na uling. After guys, na okay na, i-mix na natin siya para mag-even yung suka tsaka yung flavor niya. Ayan. Mix nyo lang. Ang bango guys. Ang bango nung ano. Nung nyog. Halo na natin yung mga talong at yung mga ibang ingredients. Unahin natin tong talong. Sibuyas. Okay na ang sirap yung bawang. Ilalagay na rin natin tong sili. Yan. Mix muna natin, guys. Tapos, lagyan na rin natin ng konting paminta. Siguro guys, yung patis, unti-unti lang. Yan. Madali na kasi magdagdag eh. So, mix na natin. Mix natin para even yung ano, yung mga ingredients niya. Pagkukong pipigaan ang nyog. So,
palabasin yung gata. Pag piniga-piga natin guys yung ano, yung nyo, sasalain natin yung mismong nyo para hindi sumama yung ano. Ayan, makita nyo yung ang bango niya guys. Para mag ano rin siya eh, para mag-mix din yung lasa talaga niya. Kaya kailangan piga-pigain nyo muna siya. Kailangan may konting puwersa kayo guys. Hindi pwedeng lalambot-lambot dito. Ang bango. So guys, pipigain na natin yung sapal ng nyog. Dapat puwersang-puwersa nyo guys para lumabas talaga yung katas. Medyo ibaba nyo ng tumatalsik. Tapos ilagay nyo dito sa isa lalagyan. Ayan o. Oh. Kailangan puwersang-puwersa para kasi lumabas yung katas. Kasi yan na yung pinakasabaw nung ano yun, ng talong. So, dami-damihan natin. Siyempre, hanggang maubos nyo to. Make sure guys na bago kayo mag-ano ah, magpiga ng log. Siyempre, kailangan hugas ang kabinyo. So guys, hahaluin na natin yung gata sa talong. Halo nyo na, medyo i-ano nyo lang kasi i-absorb pa yan ng talong. So guys, titikman na natin ang niluto natin kulawo. Syempre guys, mas maganda kung merong kamatch na anything na fried or pwede rin siyang inihaw. So, tikman muna natin itong ano, kulawo. Sarap. Tapos, samahan nyo ng prito, tapos syempre kanin. Not bad. Masarap pa to pag nagkamay tayo. So, yan din. Parang rin siyang ano, ensalada, pero gata. So, guys, sana try nyo rin to. Pag na-try nyo, i-message nyo sa akin kung okay ba, kung nagustuhan nyo ba yung recipe ng kulawo. So guys, please don't forget to like and share and subscribe with notification bell. See you on my next vlog. Bye!